Magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga manonood at nakikinig sa mga oras na ito. Ang kwentong ito ay pinamagatang Hindi Pa Huli Ang Lahat para Magbago. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ann from Negros Occidental. Pero nandito po ako sa Manila ngayon, nagtatrabaho. Panglima ako sa aming magkakapatid at masabi kong mahirap lang po aming magpamilya. Noong nag-aaral lang ako ng high school ay hindi ko siniseryoso ang pag-aaral ko. Tamad ako mag-aral, mas nagugustuhan ko pa kasama ang mga kaibigan ko at mga kainuman ko kaysa pumasok sa paralan. Hindi naman ako bobo pagdating sa klase, sadyang tamad lang talaga ako mag-aral. Palagi ako pinapagalitan ng aking magulang at kuya ko ng mga panahon na iyon. Sobrang tigas ng ulo ko, hindi ako nakikinig sa kanila. Natuto ako uminom at magbarkada, kaya napabayaan ko na ang pag-aaral ko. Palagi kami magkatampuhan ng mama ko dahil palagi niya ako pinapagalitan dahil sa tigas ng ulo ko at hindi ako nakikinig sa kanya. Minsan sumasagot pa ako kaya naghahabulan kaming dalawa. Hindi ako umuwi ng bahay pag nagtampuhan kami. Sinusundo lang ako ng papa ko at kinakausap na umuwi sa boarding house namin. Minsan na rin akong muntik sampalin ng mama ko dahil sa sobrang galit niya dahil nakita niya akong lasing. Iyak ng iyak si mama noong panahon na yon sa sobrang sama ng loob niya sa akin at naiyak na rin ako at nangakong pagbutihin ko na ang pag-aaral ko. At iwasan ko na ang pag-inom at pagbabarkada ko. Pagka-graduate ko ng high school ay nagdedesisyon ako na hindi na mag-aral ng college dahil gusto ko nang magtatrabaho at tumulong sa mga magulang ko. Dahil sa hirap ng buhay at nag-aaral pa ang bunso kong kapatid at walang tumutulong pinansyal sa mga magulang ko. Pumunta ako ng Bacolod para magtrabaho sa murang edad na 17 anyos. Noong panahon na iyon, pumasok ako sa iba't ibang trabaho. Naging katulong, nag-aalaga ng bata, naging cashier sa grocery store. At yun ang unang pagkakataon na malayo ako sa mga magulang ko. Minsan umiiyak na lang ako mag-isa dahil sa hirap ng trabaho at nakaramdam ako ng sobrang pagkakamis sa mga magulang ko. At doon ko na-realize ang mga kamalian ko noon na palagi ako pinapagalitan. Dahil mali ang ginagawa ko, mahal nila ako at ayaw nilang mapariwara ang buhay ko. Sobrang na-miss ko ang mga magulang ko, yung pag-aalaga nila sa akin, pagmamahal at pangaral para sa ikabubuti namin. At kapag nagkwentuhan kami ng mama ko tungkol sa love life namin, ay okay naman po sa kanya. Dahil pagdating sa pagbo-boyfriend, at hindi naman kami pinagbabawalan. Basta lagi nilang sinasabi na gawin lang muna itong inspirasyon. Huwag gagawa ng mga bagay na masama na magbago sa buhay namin hanggat hindi pa kami handa. Naging maayos na din kami ni mama at siya yung parang best friend namin na sinasabihan sa mga problema pagdating sa love life namin. Kaya noong panahon na yon ay pinangako ko sa sarili ko na maging mabuting anak na ako sa mga magulang ko at gawin ko ang lahat para makatulong sa kanila
at mapagaan man lang ang buhay nila. Totoo palang sinasabi nila na mararamdaman mo kung gaano ka kamahal ng magulang mo pag malayo sila sa'yo, ang dami mong mamimiss, lalo na kapag nag-iisa ka. Pagkatapos ng 3 taon ay nagdesisyon akong pumunta sa Maynila para doon naman magtatrabaho. Sobrang mahirap dahil baguhan pa lang sa malaking lugar dito sa Maynila. Wala akong masyadong kaibigan o kamag-anak na gusto mong takbuhan kapag ikaw nangangailangan. Sobrang napakaboring ng buhay ko. Mahirap, malungkot, pero kinakaya ko dahil sa mga magulang ko. Dahil sila ang naging inspirasyon ko para sumikap sa buhay. Ang hirap maging breadwinner sa pamilya. Buwan-buwan nagpapadala ako ng pera. Minsan kahit wala nang natira sa akin, ay okay lang. Ang importante, nakapagpadala ko sa mga magulang ko. Minsan manghihina ka, madepress ka, dahil sa trabaho ka ng trabaho, pero pagkatanggap mo ng sahod, ay hindi mo man lang mabili ang mga bagay na gusto mo, pero nandoon naman ang saya sa puso mo. Dahil alam mong nakatulong ka at napagaan mo ang paghihirap sa buhay ng mga magulang mo. Minsan dinadaan ko na lang sa iyak ang lahat. Minsan may mga problema ako, pero kinakaya ko mag-isa dahil wala na rin ako mapagsabihan. Maraming hirap ang pinagdaanan ko sa emosyonal na problema. Pangungulila sa magulang, paghihirap sa trabaho, at pagtitiis sa iba't ibang ugali ng tao na pinapasukan mong trabaho. At doon ko rin na-realize ang importansya ng edukasyon. Isa yun sa malaking tulong sa buhay natin na hindi makukuha ng iba. Siguro kung may pinagsisihan ako sa buhay ko ay yung hindi ako nakinig sa mga ulang ko at hindi ako nag-aral ng mabuti. Kasi minsan mayroon talagang mga tao na pag wala kang pinag-aralan ay para bang baba ng tingin sa'yo at ang layo ng agwat ninyo sa buhay. Pero hindi man ako nakapasok ng kolehiyo at naging pasaway man ako noon na anak, pero ngayon proud ako sa sarili ko. Dahil sa daming problema at hirap na pinagdaanan ko sa buhay, ay kinaya ko mag-isa at hindi ako sumusuko para sa mga magulang ko. Hindi ko man sila nabigyan ng magandang buhay na gusto ko para sa kanila. Wala man akong may pagmalaki sa sarili ko, pero may pagmalaki ko na naging mabuti akong anak sa magulang ko at hindi pa huli ang lahat para magbago. Mahalin natin palagi ang ating mga magulang dahil nag-iisa lang sila at sila ang totoong nagmamahal sa atin. At kailanman huwag ninyong iiwan. Sa ngayon 27 years old na po ako at nagdi-desisyon ako na priority ko naman ang sarili ko. Bubuo ng sarili kong pamilya dahil ang mga magulang ko naman ay napatayuan na namin ng simpleng bahay at konting negosyo sa probinsya namin. Dahil gusto ko nang bago ako magkaroon ng sarili kong pamilya, ay nakikita ko na okay sila at hindi nahihirapan ng sobra. Pero hanggat kaya ko pang tumulong sa kanila, ay hindi ako susuko para matulungan sila dahil ganun ko kamahal ang aking mga magulang. Masaya ako pag nakita ko silang masaya at hindi nahihirapan. At ang may payo ko lang sa mga manonood
at tagapakinig, lalo na sa mga anak na pinapaaral ng magulang nila, ay mag-aral kayo ng mabuti. Huwag maging matigas ang ulo, sumunod sa magulang. Dahil sila ang taong gustong maging maganda ang buhay natin at ugaliin nating maging mabuting anak at tumulong sa magulang natin. Dahil kung wala sila, ay wala rin tayo dito sa mundo. Love your family. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nakinig sa aking kwento. Sana na makapagbigay din ito ng inspirasyon, lalong-lalo na sa mga estudyanteng pinag-aaral ng kanilang magulang at may sapat na sustenis ito para mamigyan ng magandang edukasyon. Maraming salamat, Ann, sa iyong pagpadala ng sulat at pag-share nito sa aking programa. Maraming salamat sa lahat. God bless. And more blessings to come sa ating lahat.